Putol-putol na bahagi ng katawan ng dolphin at blue marlin nakita ng isang diver sa ilalim ng dagat sa San Juan, Batangas. Tutukan niyan sa report ni Andrew Bernardo. Magdadalawang dekada ng diver at underwater photographer ang 55 anyos na si Pen mula sa Batangas City. Hindi na raw mabilang ang kanyang underwater adventure na karamihan ay nakuhanan pa ng kanyang lente. Para kay Pen, walang tatalo sa ganda ng karagatan sa Batangas, pero maituturing raw na bangungot ang huli niyang pagdive sa karagatang sakop ng San Juan, Batangas noong October 27 nang may makitang parte ng katawan ng umano'y blue marlin at dolphin sa ilalim ng dagat. Malungkot siyempre. Muntik ako mapaiyak dito sa dolphin tail. I love dolphins. Muntik ako mapaiyak. Merong mga ganito. Hindi siya ano eh. Hindi siya magaan sa kalooban. You see a dolphin cut up like this. Whales cut up like this. Mabigat sa puso. Iniahon pa umano ni Pen ang bahagi ng dolphin at base sa umano'y dugo na nakita sa parte ng katawan, mukhang bago pa lang ang pangyayari. Bukod pa umano sa mga nakitang parte ng marlin at dolphin, nakarinig din umano si Pen ng pagsabog sa ilalim ng dagat. Putok ng ano, apparently, naririnig niya rin yung putok ng dynamite. Pagbaba ko, may naring na, hindi ko naisip kagad na dynamite. Ang mga larawan at pangyayari, ipinost ni Pen sa social media at umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. Ang gusto mong mangyari dito, maging aware yung mas maraming tao na meron tayong mga ganitong treasures na dapat hindi nakakatay na ganito. Sa bisa ng Republic Act 8550 at RA 10654, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang panghuhuli at pagpatay sa mga endangered mammal gaya ng dolphins. Ang tsak na nakahuli nito ay yung mga magtatambakol. Wala lang ako may point kung sino. Kasi sir, ito isolated case lang to. Ang gusto ko sir, ay huwag na itong mangyari muli kung saan man ito lang galing o kung sino mang may kagagawan ito. Aminado naman ang bantay dagat na maaaring magkaroon ng negatibong epekto ang pangyayari sa turismo ng San Juan. Nag-trending yan eh. Mm-hmm. Isa sa mga makakasira sa aming turismo. Alam mo yung mga endangered species na yan, kasi yun ang isang humihi kahit sa turismo, lalo pag ang mga yan ay lumalapit sa mga malapit sa coastal. Kasi pag ganyan mga dolphin, medyo mababait yan. Eh ngayon, kung halimbawa ay mangyayari ulit ang ganyan, hindi maganda. Talaga sir, hindi maganda ang magiging implication niya sa mga turismo. Hindi naman itinanggi ng bantay dagat na may nangyayaring illegal na pangingisda sa karagatan, pero itinangging sakop ito ng San Juan. Ang panawagan ko po sa LGU, lalo sa DA, regarding dun sa ating dynamite fishing sa lawak, dun sa beyond 15 kilometers, yung 15 kilometers up, eh masuportan kami ng national kung anong po pwedeng equipment ang gamitin namin para mawasak namin yung mga dynamite fishing na yan. Hangad ni Pen, huwag nang maulit ang pangyayari, alang-alang sa kalikasan. Siniguro naman ng bantay dagat na mas paiiktingin ang pagbabantay sa kanilang karagatan para mapangalagaan ang mga endangered species tulad na lang ng dolphin. Sinisikap ang kuhanan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog nang pahayag ang alkalde at tourism officer ng San Juan. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog.